tinatawag natin waste area dahil dito natin inilalagay yung lahat ng mga galing sa mines na hindi kailangan. It is also a part of the disturbed area, itong area na to. Habang naglalagay ng waste, binebench yan para ma-stable yung soil para makaiwas tayo sa mga erosion. 3 years na itong plantation na to. Ito yung sinasabi ko nung nandun tayo sa satellite nursery na fast-growing species, na initial greening ng mga area. Pagka stabilize na masyado yung area doon, natin ipasok yung mga hardwood species. Actually, as of now, starting nung mine operation 2004, meron tayong naiitayim na 350,000 seedlings within and out the MPSA with a total of 132 hectares. After 10 years lang, makikita natin ng result na magiging nakikita natin ng mga forest na ganun. Hindi naman exactly, hindi naman 100% na ma-replicate yung forest na yan, pero magiging parang ganun din yung itsura nito. This is incorporated doon sa final mine closure and development program. Initial greening lang natin doon sa mga disturbed areas. 3 months lang pwede na nating i-outplant. And then 2 years, malalaki na to. Umaabot na ng 5 to 7 meters kasi fast-growing species. Eh, pero itong mga tanim na to, hindi natin itatanim for purpose na i-harvest later. For protection talaga to ng ano, yung mga na-disturbed na mga areas. Dito sa satellite nursery natin, meron tayong as of August 31 stock na 131,000 diverse seedlings. Dito na ako pinanganak. Dito na ako nag-aral. Pati yung mga tatay ko dito na pinanganak. Eh, mula pagkabata ko, yan ang gagawin ko yung mga isda. Eh, dito sa amin, ang hanap buhay ng tao dito, sa dagat lang. Ang iba, may kaisip na ng masama. Kasi walang hanap buhay. Ganun. Maraming tao noon dito, pero sa ngayon, umalis sila talaga, malaking alon, tapos dadaanan ng alon dito, tapos walang hanap buhay. Umanap na lang sila na ano, yung kakikitaan nila. Tingnan ninyo ang bahay ko, ang liit. Yun na nga,
naglakas loob na lang pumunta sa TBA, humingi ng tulong. Humingi kami ng tulong sa mga kredo. Tinulungan ako ni Sel Ed para alam ko ang kredo kung saan. So, natulungan nila, nabigyan kami ng ganitong project. Malaking kita to. Pag malaking naitulong nila sa ano. Ako ay isang member ng MNLF dati. Sa una po, standby lang kami. Sa bahay lang kami. Ang binigay sa amin ay kapital. 150 po ang binigay sa amin. Yun na po, pinamili namin ng materials at saka puhunan namin. Nagsimula kami ng luto noong February 14, 2012. Ngayon, ikawalo na po namin nga production. Punta dito yung pinsan ko. Sabi niya, magpunta tayo din sa kabila. Magpunta tayo sa TBI kasi wala nang hanap buhay natin. Yun, binigyan kami ng kubkuban. Yung kubkuban ang ginamit namin ngayon, kasi mabuti pang ganito. Yung kuwan, bungsod, madali lang yun. 1 year, wala na, wasak na. Tali ito para sa pokot yan. Ito ang pokot niya. Kasi malaki ang makukuha mo. Mga 200,000 sa isang bilog. Ito ang wings para magbira ng isda, kuwan, yung pokot. Ito. Kung makakuha ka ng mga 100,000, alisin yung gasto, may anak buhay ka na malaki-laki. Kung mga 2,000 lang isang tao, may ikuha ka na. Malaki talaga ang pagbabago namin kasi may ano na kami, may ginagawa na kami mga kababaihan. Pati yung anak ko, napag-aral nila isa. Susunod naman ito na bangka na to. Pag nakababa sa dagat, makahuli nakahanap ng hanap buhay, makadagdagan na kabuhayan namin. Balak namin pag may pundo na gusto namin dumami para hindi kayo mahirapan. Babaditin namin na para ang 28 kapamilya para may hanap buhay. Hindi lang ako, hindi kami lahat. Yan ang pasalamat namin sa TBI, sa totoo naman. Kasi ang mga tao dito may hanap buhay na nagtatrabaho. Yan ang ikasabi ko sa totoo. Walang kumpanya dito magbigay ng ganito. Sabi nilang gawain nila. Tuloy naman po. Tapos yung mga ilaw, yung kurente, mayroon na yun. Ang proyekto namin, pagtatanim po ng mga gulay. So, ang TBI, nagbigay po sa amin ng mga quality seeds. Kung itanim namin, tumutubo siya. Hindi katulad yun ng mga inbreed na may tumutubo, na may hindi naman. Ang asosasyon ay binuo ito para mag-claim ng ancestral domain. Nung nagbigay ng royalty yung TBI, nagtayo kami ng livelihood yung Abaca. Ang tinatawag na Siokon Subanan Association Incorporation. Naawad naman sa kanya yung kanti.
Ang programa natin ay tinatawag natin Coconut Seedlings Dispersal Project. Ito ay para sa mga magniniyog na may lupaing parang mapagtamnan nila at sa mga farmers na gustong magtanim ng niyog na para sa kanilang kabuhayan. Libre ito para sa kanila, sa mga farmers na mayroong pain na mapagtamnan ng. Yung asosasyon namin, yung rubber na pinaano sa duli, i-training po kami sa credo. Tapos binigyan kami ng seedling. Trabaho siya doon sa Imbay. Tinanim namin. May pundo ang TBI binigay sa amin. Gitraining kami yung pagtanim, ang galayo, tapos yung pagpalaki, pag-abuno. Tapos dumating nga yung ano, yung kwan ng TBI, nag-ano sila sa amin na pwede ba daw mag-kwan kami ng aming asosasyon. Magpagkatapos ito, napili namin, gusto namin magkaroon ng demo farm. Nagtatag kami ng grupo namin, tapos nabuo. Tapos dininisan namin itong area na to. Naghingi kami sa mga monitoring namin dito sa TVI, nahingi kami ng fins, seedlings at saka fertilizer na. At saka chemical para hindi masisira. Okay ang aming harvest. Malaki pong nakikita kasi namin ako sa gulay. Ang bibinta namin. June 6, yung harvest festival sa amin. So success naman yung kita namin. Sa unang cropping success po ang kita namin kasi nagka-income po kami ng almost 30,000. Sa apat na po na cropping na ginagawa namin, nakapira po kami. Sa association, may pundo na po kami sa bangko ng 16,000 plus. Maka-income din kami mga 200 kada harvest namin. Mag-500 na din ang harvest namin every. Sa bawat farmer, pagbigyan sila ng 100 seedlings, good for 1 hectare. May target kaming 100 hectares. So sa nursery natin ay meron ding na sown namin na 15,000 seed nuts. So after mga 6 months to 8 months, pwede na yan ma-disperse. Yung kanti namin is 8,213 hectare. Direct beneficiary is 144 families. Total niya, sumubra ng 1,000. Yung isa ka-hektarya, isang-isang tao yun ang taniman namin, tapos magbigay sila 500 ng seedling. Lahat-lahat kami binigyan, kati beneficiary, binigay ng TBI yun sa amin. Dagdag sa kabuhayan namin. Kaya nga kami nagkagaganito eh, nagkagugulayan dahil po sa kanila. Kasi ang ginagawa namin noon, pagtatanim lang ng palay, o may ano, mga area na konti, tanim po ng ano, niyog, yun lang. Pagdating dito ng TBI, binigyan kami ng opportunity na tulad nito. Nadagdagan po ang kita po namin, galing po sa gulay. Nadagdagan pong kita namin, nakatulong po sa aming buhay. Sa noon, hirap kami talaga dito yung pagpabenta namin sa aming mga garden. Malayo binubuhat pa yun namin. Pero ngayon, may karsada na kami. Noon, isang araw pa kami pumunta sa bayan. Ngayon, mga 2 oras, dumating na kami. Yung road namin, malaking halaga yun. Tapos nagkakaroon kami ng ilaw. Tapos tinayuan kami ng school. Dito walang eskwelahan. Pero ngayon, meron ng galing sa daycare hanggang sa high school. Binigay yun ng TBI. Happy New Year!
talaga kasi noon walang dito ang kundi lang kami na dumaan ng high school kasi malayo yung kuan dito, eskwelahan. So ngayon nandito na yung high school. So pinoprovide nila yung teacher habang hindi pa sila paid ng gobyerno. TBI ay nagbabayad ng sahag nila. Lahat ng mga IP, nakapag-aral tapos naka-college na. So yun, mga talaga, kaysa dati.